We have come to another phase of this evening's competition, which has wonderfully become ever exciting. The lovely candidates are now all glam up and ready to sashay down the stage in their most elegant and romantic evening gowns, which shall show their personality and style. May I remind you that the delegates will be judged not only on the beauty of their gowns, but more on the way they carry themselves with poise and elegance. Ladies and gentlemen, let's begin the evening gown competition. Candidate number one is from Antipolo, Rizal, and 18 years of age. She is presently taking up a travel and management course in World City College. Our candidate number one, Mitch Campanella. Number two is 23 years old and is a BS in Chemical Engineering graduate from the Technological Institute of the Philippines. She is presently a business entrepreneur of beauty products and has traveled in Thailand and other Asian countries. From Antipolo, Rizal, candidate number two, Shane Marie Madrigal. Candidate number three. She is fan of sketching and 21 years of age. She is a student in National College of Business and Arts in Cubao, Quezon City, taking up business administration, major in marketing management. Another one from Antipolo, Rizal, candidate number three, Arabella Calvitaza. Candidate number four. She is also from Antipolo and a sophomore student in ICCT College Escainta, taking a BS in education. She is 22 years old and a freelance makeup artist. She usually spends her spare time dancing. Candidate number four, Joyce Ann Soriano.
Our next candidate is candidate number 5. She is 25 years old and a product endorser of Ads in Motion. She is a freelance makeup artist, having been a graduate of cosmetology from St. Petersville Technical Center. From Antipolo, Rizal, candidate number 5, Jody DiHaico. Next candidate is candidate number 6, a resident of Taytay, Rizal, and is 24 years old. She finished an associate in hotel and restaurant management course from Our Lady of Fatima University. A part-time model and business entrepreneur, candidate number 6, Leslie Ann Francisco. Our next candidate is candidate number 7, who hails from Pililla, Rizal, and very young at the age of 18. A sophomore student taking a BS in Hotel and Restaurant Management in STI Tanay, she spent his vacant periods dancing. Candidate number 7, Jillian Garcia. Candidate number 8. She is a business entrepreneur and only on her junior year in the University of the Philippines, Visayas, taking up fine arts. She is 24 years old and is fond of sketching. From Antipolo, Rizal, candidate number 8, Alexis Garcia. Candidate number 9 sketches during her spare time and is 23 years old. In his second year in business management, she is an overseas performer, artist, and singer. From Antipolo, Rizal, candidate number 9, M. Bayubay.
Our next candidate is candidate number 10. She is a second year hotel and restaurant management student and is young at the age of 20. A model and manages her own salon. She is fond of dancing and sketching. From Angono, Rizal, candidate number 10, Tanya Marie Otohan. Our next candidate is candidate number 11. Candidate number 11 is a high school graduate, cum entrepreneur, and manages her own business. She usually dances her spare time away and is 22 years old. From Antipolo, Rizal, candidate number 11, Eritz Yoneda. Candidate number 12. She is from Cainta, Rizal, and a sophomore college student. Only 23 years old, she dances during his off time and co-manages their family business. Candidate number 12, Hannah Marie Francisco. Our next candidate is candidate number 13. Candidate number 13 is a high school graduate and a dancer. At 21 years of age, she looks at life very positively. From Rodriguez, Rizal, candidate number 13, Trixie Maris Salinas. Next is candidate number 14. Candidate number 14 is a consistent honor student and a graduate of BS Psychology from the Polytechnic University of the Philippines at a tender age of 25. She is a freelance makeup artist and is fond of designing articles, sketching, and dancing. From Taytay, Rizal, candidate number 14, Claude Bernardino. Our candidate number 15 is from Antipolo, Rizal, and a manager of a resto bar in Pasig City. Only 24 years old, she graduated from the Jose Rizal University
with a degree and BS in information technology. Fan of dancing, our candidate number 15, Chantel Bautista Gagliardi. Candidate number 16. She is a BS in Broadcast Journalism graduate from the Polytechnic University of the Philippines. At 23 years of age, she is already a fashion designer and a business entrepreneur. From Antipolo City, candidate number 16, Christine Madrigal. Our next candidate is candidate number 17. She finished his BS in Hotel and Restaurant Management degree from Siena College. At 25 years old, she manages her own restaurant business. From Taytay Rizal and who plays billiards, candidate number 17, Joridel Mercado. Next in line is candidate number 18. She is a BS in Hotel and Restaurant Management student and spends her time singing and dancing. She is 19 years old and wanted to be a professional singer and dancer someday. From Pililia Rizal, candidate number 18, Paula Garcia. Our next candidate is candidate number 19. Candidate number 19 is only 18 years old and a second year college student at ICCT Colleges Cainta, taking up a course in hotel and restaurant management. On for reading books, dancing and sketching, our candidate number 18, or 19, I mean, Paris Antonio. Candidate number 20. She is also 18 years of age and a sophomore college student taking a BS in Technology and Management at the Tomas Claudio Memorial College. One who acts, dances, and surfs the internet, our candidate number 20, Jean Pauline Reyes.
candidate number 21. Candidate number 21 is from the town of Baras, Rizal, and is only 18 years old. A first-year college student taking up a business administration course, she acts, dances, and sings, and sometimes does painting. Candidate number 21, Diva Marie Francisco. Candidate number 22. She is 19 years old and a student of Our Lady of Fatima University, taking up a course in hotel and restaurant management. She dances during his off time. From Teresa Rizal, candidate number 22, Precious Ann Eslava. Next in line is candidate number 23. She's a fourth-year college student at Tomas Claudio Memorial College, taking a BS in computer science, and who utilizes her spare time dancing. From Pililla Rizal, candidate number 23, Kim Garcia. Candidate number 24. Candidate number 24 is from Antipolo, Rizal, and a high school graduate and a part-time model. A dancer, singer, and sketches from time to time. Please welcome our candidate number 24, Red Argel Madrigal. Next in line is candidate number 25. She is a real estate agent while studying in college. She is 25 years old and loves to dance and sing. From Angono, Rizal, candidate number 25, Erica Laison.
Our next candidate is candidate number 26. She's from Antipolo, Rizal, and a freshman college student taking up a course in hotel and restaurant management. Only 18 years old, she loves to sing and dance. Candidate number 26, Glaisa Zacarias. Our next in line is candidate number 27. Candidate number 27 is a freshman college student at Far Eastern University taking up a course in fine arts. A freelance model, she loves sketching. From Antipolo, Rizal, candidate number 27, Mandy Madrigal. Number 28. She's from the easternmost town of Rizal, the town of Halahala. At 23 years old, she's a marketing executive and finished a course in mass communication. Love dancing, our last but definitely not the least candidate. Candidate number 28, FIPA Villarojas. Ladies and gentlemen, again, please welcome the candidates in their long gown.
welcome, ladies and gentlemen, our 20 lovely candidates into long gown competition. And this time, our ladies will be serenaded by none other than Mamaya yon. Nalasabikan lang natin sila. Ibibigay na natin kaagad ang ating best in long gown. Napakaganda nila, oh, Kajun. Oh, sino ang bet nyo? Candidate number? May number 6. May number 16. Siyempre, lahat may pala eh. Okay. Bago natin i-announce kung sino ang napili sa best in long gown, we would like to thank again our sponsors. Of course, Governor Casimiro Jun Inales III, Ma'am Andrea Bautista Inares, Vice Governor Frisco San Juan Jr. and Sangguniang Panlalawigan, Provincial Tourism Office, dun sa mga tumulong dito sa atin, sa Gora. Provincial Tourism Office, Tourism Offices at 14 Municipalities, Governor's Office Staff, Provincial Information Office, Management Information System, Engineering Department, General Service Office, Inales Center Staff, Human Resource Management Office, Provincial Security Division, and barangay officials at of the 14 municipalities na talagang tumulong para maging maganda ang show na ito. Palakpakan mo natin Governor Casimiro Jun Inares III, ang magagaling na ama ng lalawigan na Rizal, napakasipag at napakabait at matulungin sa kapwa, walang sinisino, walang pinipili kahit ano at kahit sino tinutulungan. Katulad ng Gora, ang Gays of Rizal Association, tinulungan po ng ating Governor Casimiro Jun Inares III. At alam po ba ninyo kung magkano ang premyo ng ating title? Miss Gay Rizal First Miss Gay Rizal 2012, 25,000 po ang title. Palakpakan naman natin si Governor Casimiro Jun Inares III. At ang ating Miss Tourism will receive 15,000 pesos in cash. And our Miss Trade and Industry will receive 10,000 pesos. And our second runner-up will receive 5,000 pesos. And our first runner-up will receive 5,000 pesos. Automatic, ang ating 15 finalists, excluding the 5 winners, will receive 2,000 pesos in cash. Kaya palakpakan naman natin ang pamahal na lalawigan ng Rizal sa pagtulong dito sa ating Gora's first project, Miss Gay Rizal 2012. At automatic din po ang ating non-winners, yung maiiwan po at hindi papasok sa 15 finalists, ay makakatanggap na po sila ng 1,000 pesos each. Kaya palakpakan naman natin ang ating pamahalan ng lalawigan ng Rizal. Thank you so much, partner. And this time, we will announce our best in long gown. And that is none other than candidate number 9. To present the award, may we call on Mr. Mar Bacani and the Honorable Board Member Ato Bernardo. Congratulations, candidate number 9, our best in long gown. Once again, thank you so much. And of course, this time, kagaya po ng sinabi ko kanina, our ladies are very grateful tonight because we have a very special guest to serenade them, ladies and gentlemen, Alden Richards! Mm-hmm.
evening po. Pinabastan kita nang di mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay aking mapupulang labi at matingkad mong ngiti. Umabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa akin at baka matunaw ang puso kong sawin. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Ah, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito. So this English Board of Judges po, good evening. Yan, maraming salamat po sa pagpunta. Minamahal kita, hindi mo alam. Huwag ka sana magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso. Na dati akala ko'y di pa rin makalapit. Inuuna ka ng kaba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti ako'y nahumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Thank you. Sa iyong ngiti, sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang aking puso, sana'y mapansin mo rin lihim kong pagtingin. Sa iyong ngiti, maraming salamat po. Ayan. Gusto ko po sana samantalin itong pagkakataon na to para magpasalamat po kay Governor Junjun Linares III. Gov, salamat po sa pag-invite sa akin dito for the second time. And salamat din po sa lahat ng nandito ngayon. Kasi sobrang init pa rin po ng pagtanggap niyo sa akin kahit pangalawang beses na. So maraming salamat po. Gusto niyo pa ba na isa? Okay, sige po. Next song please. It's amazing how you can speak right through my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as they may, I can never explain. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands says you'll catch me wherever I want. You say it best when you say nothing at all.
Nanonood po ba kayo ng One True Love? Thank you very much. People talking out loud. But when you hold me near, you can turn off the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Good luck po sa lahat ng candidates. It's been an honor singing in front of you guys. And I hope everybody's having fun. Para po sa inyong lahat to. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best, you say it best when you say nothing at all. Maraming maraming salamat po. And nag-enjoy po ako the second time. Thank you so much. Go! Governor Junjun Inaris III, Gov, thank you so much. Maraming salamat po. And sana po makabalik ako dito. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Alden Richards. Wow. Bongga yon. And this time we have come to announcement of the top 15 candidates who most impressed the judges with their elegance, beauty, and poise, which means that we will have to say goodbye to the rest of the candidates. But for me, you have all done so well in this pageant, and your hometowns should all be proud of you. Let us begin the announcement in random order.
Ladies and gentlemen, our top 15 finalists. Okay, congratulations to our top 15 for making it this far. Now it is back to square one. And these 15 finalists are on equal footing. At this time, meaning all of them has a chance to become Miss Gay Rizal. The judges shall now decide the winner by putting a maximum of 50 points on beauty and a maximum of 50 points on intelligence for a total of 100 points. This is the final phase of the competition, which is the question and answer portion. This might will be the decider on who among our finalists will be able to demonstrate grace under pressure and who possesses a good head above her shoulders. This process will be done by way of drawing lots, meaning the contestant will pick one question from a ball. Are you ready, candidates? So for our top 15 finalists, we're giving them 1 minute. And if the 1 minute done, automatic the mic will get into mute. Okay, so, naiintindihan niyo yun? Ladies, one minute lang. So uunahin ko, hindi doon sa first contestant natin, doon sa naunang number, ha? Common Town candidate number 5. Ang ganda naman ni candidate number 5. How are you, candidate number 5? I'm feeling nervous and hopefully maka-answer sa question. Have you eaten? Ang tari niya sumanggot, ano? Parang may sipon. Oh, and then Sherman Hanshin. Hindi, ganyan ang mga sosyal. You can pick your question and pakibigay mo sa akin. Ito ang iyong katanungan. 1 minute lang, ha? 1 minute lang, pero babasahin ko po ito ng 2 beses para mas maliwanag. Kumakailan lang ay naging issue ang pagbaban sa mga cross-dresser sa mga piling establishments sa Metro Manila. Sa palagay mo, kailangan din ba itong ipatupad dito sa Rizal? At bakit? Once again, I repeat the question. Kumakailan lang ay naging issue ang pag-aban sa mga cross-dresser sa mga piling establishments sa Metro Manila. Sa palagay mo, kailangan din ba itong ipatupad dito sa Rizal? At bakit? Unang-una po sa lahat, mga kaibigan, para po sa akin, hindi po dapat ipatupad na ipagbawal ang mga cross-dresser dito po sa Antipolo. Pangalawa po, mga kaibigan, ang mga cross-dresser po ay nakakaakit din po ng mga turista. At ito pong dahilan na po ay pagiging hospitable ng mga Antipolo at mga lungsod ng bayan upang makita at maramdaman din ng mga third sex kung gaano sila kaimportante. At ang ating bansa po ay mayroong demokratikong batas na kung saan nararapat po nating equal ang pagtuturingan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yun lamang po, muli magandang gabi. So, hindi siya pabor. Very well said. Yes. Oo nga naman. So, kung cross-dresser ako, hindi na ba ako pwede pumunta sa Rizal? Eh, taga-Rizal ako. Hindi. Oo nga. Bongga yon. Bongga yung question na yon. Eh, depende naman sa dress. Depende. Baka naman ang dress mo eh, alas 12 ng gabi, naka-short-short ka. Yeah. Eh, baka maiban ka talaga. Nakikita yung low pressure area. Yes. Di ba? And I'll move on to our next contestant, candidate number 6. Oh, napakaganda ni candidate number 6, oh. Parang walang bahid ng pagkalalaki. Kamusta ka, candidate number 6? I am very happy, but then yet, I'm nervous. And thank for the people who supported me right here. Very nervous. Okay. Nervous system. Candidate so you make number 6? Pakibigay mo kay Sir June. Sandali, bibitawan ko lang ito. Parang inipit talaga na mahigpit. Ibulsa mo yan. Mabaloktot siya o kailangan ng salamin? Nang manalasa ang bagyong undoy, nakaranas ang ating lalawigan ng malawakang pagbubuwis ng buhay at pagkasira ng ari-arian.
Ano sa palagay mo ang iyong maitutulong upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari? Nang manalasa ang bagyong Ondoy, nakaranas ang ating lalawigan ng malawakang pagbubuwis ng buhay at pagkasira ng ari-arian. Ano sa palagay mo ang iyong maitutulong upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari? What I can do, ladies and gentlemen, is first to start from myself. Clean up the trashers that all are leaving around in my places so that people will always be encouraged for me to be followed, in short, to become a role model. Second, ladies and gentlemen, if the people around you will see that you are doing recycling and segregation, I think, ladies and gentlemen, that is the best and effective way for us to eliminate these kinds of things. And also, I believe, ladies and gentlemen, as an individual, the best thing that I could also do, aside from recycling and segregation, is my prayers. Praying that the Lord, that Jesus Christ, that we be blessed here in our society and also be protected as always. So ladies and gentlemen, don't always forget to recycle and segregate our garbages so that these things can be prevented. Thank you very much and good evening. Thank you so much. So mag-segregate tayo at mag-recycle at samahan din natin ang pagdadasal. Thank you so much, candidate number 6. And now, move on to our candidate number 8. Wow, isa rin to sa pinakamaganda. Hawig niya si Gretchen Barreto. Oo, ano? How are you, candidate number 8? You look sophisticated tonight. Thank you so much. Pwede ka bang bumate sa mga audience tonight? Magandang gabi sa lahat at thank you sa lahat ng supporters ko na nagmula pa po sa Lower Antipolo. Ang crush ka raw ni Sir James Blanco. Ang taray ng ngipin mo, no? Ivory. Walang dilaw, hindi ko ito ng ngipin ko, parang puro tartar. May hepatitis. Okay. So number 8, bago pa malait ang sarili ko, pakibigay mo na lang ang iyong question. Okay. Ito ang iyong katanungan. Sakaling ikaw ay ma-appoint na provincial treasurer ng Rizal, ano-anong mga hakbang ang iyong ipatutupad upang lalo pang mapataas ang koleksyon ng lalawigan? Once again, sakaling ikaw ay ma-appoint na provincial treasurer ng Rizal, ano-anong mga hakbang ang iyong ipatutupad upang lalo pang mapataas ang koleksyon ng lalawigan? Oh, thank you for that very mind-boggling question. If you are the treasurer of this province, definitely you are handling the money of this province. It is very much hard for me to handle money because money is the root of evil. But since you're asking me what would I do in order to have much profit in that money, definitely I would try to implement some taxes for all the entrepreneurs here in the province of Rizal. Second, I would like to have a livelihood program and cooperative to each and every municipalities in order for them to have profits as well. By that, they can show that the mind of a homosexual like me is really growing up, because I really do believe that even though I am homosexual, I am a very intellectual person. Thank you so much. Livelihood programs. Kuya June, thank you very much, candidate number 8. Bongga yon. Ako nahirapan, hindi ko masasagot yun. Oo. Pwede ba nga? Iba na lang. Actually, ladies and gentlemen, candidate number 9. Wow. How do you feel that you won best in long gown? Well, it's unexpected, but so much thankful. Thank you so much to all the judges who picking me to won the best in long gown. Thank you so much. Unexpected talaga. Unexpected talaga. Kaya siya, pag sila yung nasa harapan, di, pag kumubunot, contestant. Kaya siya, pag ikaw yung nasa harapan at kalapit mo talaga sila, makikita mo ang gaganda nila sa personal, ano? Oo, ang gaganda nila sa malapitan. Lalo na pag nasa widescreen sila. Hindi katulad mo, pag malapitan. Suya ka na, kailangan mo na ng asukal para tanggal umay. Okay, here's your question. You have to answer the question in essay form, okay? Okay, meron tayong division. Difficult, saka medyo lesser difficult. Tupiin mo pa.
Ayan. Gigil ka eh. Ayan. Okay. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Rizal Provincial Government, saang departamento mo gusto at bakit? I repeat. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Rizal Provincial Government, saang departamento ito ang gusto mo at bakit? Okay, ladies and gentlemen, if I were given a chance to choose where do I want to work, is that in the Department of Tourism. Because I believe, ladies and gentlemen, I want to promote the province of Rizal. Because I believe, ladies and gentlemen, that province of Rizal is gifted by beautiful attraction like panoramic view of mountain, natural spring, and of course, the waterfalls. And I believe, ladies and gentlemen, I would like to promote, to be honest, I am from Antipolo City and I'm very proud to our place. It's because of the Sumaca Festival. And I believe, ladies and gentlemen, that there are virgins, Our Lady of Peace and Good Voyage are worth visiting. That would be all. Thank you and good evening. Thank you, candidate number 9. Gusto niyang i-promote ang turismo dito sa Rizal. And I move on to our candidate number 10. Wow. Oh, ang ganda rin yung candidate number 10. Candidate number 10, how do you feel right now? Well, I feel nervous, but I feel happy because the angon of people is here and also the kaita support me. Thank you so much. Napakadami nga niyang supporter. Dahil dyan, bumunot ka na ng iyong question, Miss Candidate number 10. Ibigay mo sa akin. Etong yung katanungan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mahalal bilang mayor o gobernador dito sa lalawigan ng Rizal, ano ang unang proyekto na isasakatuparan mo at bakit? Once again, kung mabibigyan ka ng pagkakataong mahalal bilang mayor o gobernador dito sa lalawigan ng Rizal, ano ang una mong proyekto na isasakatuparan at bakit? Well, ladies and gentlemen, if I given me a chance na mahalal bilang isang mayor or gobernador, of course, I will implement the law of REA. R stands for right, and A stands for equality, and A stands for acceptance. Because we, ladies and gentlemen, even we are gays, we have equal right to pursue in life in order to survive in this free world. And I will implement the free education because, you know, ladies and gentlemen, education is the best foundation in life in order to survive in this free world. Like my mom said to me, a person who had not educated herself is look like a rolling stone without destination. That would be all, and thank you very much. Very well said, candidate number 10. Very well said. Education. At meron pa siyang implementation at kung ano pa man. Bongga yon. Move on to our candidate number 11. How are you, candidate number 11? I think I'm fine. You're fine. You think okay, mo lang yun. You're fired. Sarap. Candidate number 11, you may pick your question. Pakibigay mo kay Mr. June. Okay, candidate number 11, here's your question. Bilang isang Rizalenya, ano ang maaari mong maitulong upang mapangalagaan ang kapaligiran ng lalawigan ng Rizal? Bilang isang Rizalenya, ano ang maaari mong maitulong upang mapangalagaan ang kapaligiran ng lalawigan ng Rizal? Buhay isang maging buhay na patotoo, nais ko pong ibahagi ang aking sarili para sa paglilingkod sa ating kapaligiran. Maaring baklaman po kami, pero malaki po ang maitutulong namin upang mapaunlad at malinis ang ating kapaligiran. Mga kaibigan, naniniwala po ko na hindi sapat ang maging babae, lalaki, bakla ka man, bata o matanda. Bagos, ang bumbu, taus, puso na paghahandog ng iyong sarili at ang malinis na kalooban
ay mananatili at higit pa sa gintong iyong ibibigay at ipagkakaloob dito sa mundong ibabaw. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 11. Now I move on to our candidate number 15. Paglilinis ng kapaligiran. Yes. Wow. Tapat mo, linis mo. Yes. Hello, candidate number 15. How do you feel right now? I feel okay. You feel okay, but we feel not. So you may spell pick? Okay. Pinatanggal lang namin ang mga nervyos nyo. I'm sure and kayo ay nervyos na. Etong yung katanungan. Handa ka na ba? I'm ready. Dahil ready ka na, etong yung tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging isang manggagamot, anong espesilasyon ang pag-aaralan mo at bakit? Once again, kung bibigyan ka ng pagkakataon maging isang manggagamot, anong espesyalasyon ang pag-aaralan mo at bakit? Thank you very much for that wonderful question. Ang pipiliin ko po, mga kaibigan, ay ang gamot kung saan makakatulong sa mga taong may kapansanan. Kung ako po ay mapipiliin bilang isang manggagamot, ang gusto ko po ay magsilbi sa ating bayan na walang anumang kapalit na hiningi ang makatulong sa mga disabled na tao na sila'y pangalagaan, bigyan ng edukasyon, at bigyan ng linaw ng kakayahan na mabuhay at magtungan ang buhay nila dito sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Thank you so much. Akala ko, kapatid, kung papipiliin kang maging manggagamot, binitin mo eh. Akala ko, kung papipiliin kang maging mambabarang. Aray ko. Hindi nga albularyo ang nasabi ko eh. Manggagamot pala. Thank you so much, candidate number 15. And now we move on to our candidate number 16. Candidate number 16, how do you feel that you won Best in Festival Costume? I feel thankful to the judges and I feel overwhelmed tonight because despite of my mom's conditions, she just came out from the hospital. She is here supporting me. Thank you, mom. Thank you, candidate. Very well, well said. Thank you so much. So hello kay mom. Ano bang Mommy Ellen? Mommy Ellen, kamusta na po kayo? Ano bang sakit? My mom is a fighter. She was diagnosed with colon cancer. And despite of her condition, she is brave enough to face her sickness and fight and battling cancer. I'm very sorry. Natanong ko pa 16, medyo seryoso pala. So you may pick your question. Mami Ellen, get well soon. Ingat po kayo. Kilala ang pamilyang Pilipino sa pagiging closely knit sa iyong palagay. Contributing fact ba sa pagkasira nito ang issue ng homosexuality at bakit? Kilala ang pamilyang Pilipino sa pagiging closely knit sa iyong palagay. Contributing fact ba sa pagkasira nito ang isyo ng homosexuality at bakit? Thank you very much. When I was younger, I told my mom, "Mom, I think I'm a gay." And my mom answered me with a very sad face. But as days goes on, I told her, "Mom, I'm a gay." And then what she told me, "Go on, be yourself and prove to the people that even you are a gay, you are worth per person and making a best of this country." My family was the first to know that I am a gay, and they were the first to accept. Therefore, my being a gay is never a hindrance in making a family as a basic unit of this society. After all, supporting your children definitely could make you a better family and a better person in the years to come. And I am proud that my mom accepted me for who I am and for what I am. Nahihirapan ang mga hurado. Oh, yes. Nahihirapan ang mga hurado. Thank you very much, candidate number 16.
Nung nalaman ba, Boss June, ng family mo na ganyan ka, okay lang sa'yo? Bawal baklari doon. Ay, bawal. Ako kasi nung nalaman ng pamilya ko yan, okay lang din, accept naman ako. Eh, wala naman silang magagawa, maski tadyak-tadyak lang tayo. Kahit saktan ka, nandiyan na yan eh, no? And now we move on to our candidate number 17. Hello, candidate number 16. How do you feel right now? Hello, of course. I feel very nervous. Ang sweet, no? Ang sweet. I feel very nervous. Parang may stiff neck. Nervous. So dahil dyan, you pick your question? Okay. You pick question and answer the question in 1 minute. Anong sakit mo? Ganun mga sosyal. Ay, ganun mga sosyal? Sometimes hindi nagdidikit ang lower lip sa upper lip. Ay, talaga? Saan ka? Saan ka bang pa? Parang may sipon. Walang ni Yusef. Candidate number 17 ito, ngayong katanungan, naging issue na rin kamakailan ang same-sex marriage. Pabor ka ba na gawing legal ito sa Pilipinas? At bakit? Once again, naging issue na rin kumakailan ang same-sex marriage. Pabor ka ba na gawing legal ito sa Pilipinas? At bakit? Thank you very much for that question. You know what, friends? Definitely, even though I am a gay, I am not in favor to legalize the same-sex marriage here in our country, Philippines. Why did I say so? Because for me, as a gay, marriage is not a reason for us in order for us to prolong the connection between two partners. Definitely, mga kaibigan, naniniwala po ako na kung ang babae nga, nililigawan, inaanakan, pinapakasalan, kami pa kaya, at sa bandang huli, sila pa rin iniiwanan. Kami pa kayang baklang papakasalan ay hindi rin iiwanan. Kaya naniniwala po ako na huwag na po nating idamay ang ating simbahan sa same-sex marriage. Magmahala na lang po tayo kahit na walang same-sex marriage. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 17. Magmahala na lang tayo. Thank you so much. Thank you. Okay, next. And I'll move on to our candidate number 19. Actually, siya ang bet ko sa Miss Photogenic. Oh, siya na nga. Siya nga ang... So, how do you feel that you won a Miss Photogenic? Totoo, maganda siya sa personal. Ang mukha niya yun sa Itbulagas. Diana Meneses. Ayan, Diana Meneses. Na may pinaghalong Vic Soto. Ano? I feel thank you for that award that you given to me. Pinaghalong Vic Soto at Joey De Leon. Isa mo muna si Tito. Tito Soto. Para tatlo sila. Ikaw nga si Jose. Ako? Ikaw naman si Wally. Hindi ah. Jimmy Boy to. Eh kay June. Kay Kuya. Hindi, kay Kuya ang ganda Jimmy ng Boy. Face niya. Ang ganda ng face niya. Oo. Parang mukha. Oo nga. Ganda ng mata. Parang talakito ka. Oo. Siya. Ang liit ano? Natanggal lang namin antok niyo. Ikaw ba ay pabor sa RH Bill na ngayon ay kilala sa tawag na Responsible Parenthood Bill at bakit? Ikaw ba, nagmamadali ka? Ikaw ba ay pabor sa RH Bill na ngayon ay kilala sa tawag na Responsible Parenthood Bill at bakit? Okay, I answered this question briefly but precisely. RH Bill Reproductive Health Bill was created by Miriam Sanjaco Defensor. I will answer this. I am not against in RH Bill or even pro in RH Bill. But one thing is for sure, I am a pro-life person. Our government really wants what's the best for us. But we are the one who's choosing what's right for us. Yes, life is a gift given by our God, but we are the one who's choosing or making our own lives. After all, God said, humayo kayo at magpakarami. In this particular order, if we know how to raise our child properly, ang RH Bill hindi maging issue in the end of the day. So, definitely, I am not against or even pro in RH Bill. But one thing is for sure, I am a pro-life person. Thank you and good evening. Kala niya nandun yung tao. Thank you so much, candidate number 19. Akala ko hahampasin ako ng mic.
Kasi, minasin mo, sabi mo, kamukha ni Tito. Magaling siya magsalita, parang teacher, yes. Ano. Yes. And now we move on to our next candidate, candidate number 23. How are you, candidate number 23? I feel nervous. You feel nervous? Me too. you may put your question. Akin na, baby. Dahil sa nervous ka, at nervous din ako, May nervous system ka pala. Okay. Is your question? Pabor ka ba sa pagsali ng mga transgender sa mga international beauty contests? Bakit o bakit hindi? Once again, pabor ka ba sa pagsali ng mga transgender sa international beauty contests? Bakit o bakit hindi? Para po sa akin, hindi po ako pabor sa pagsali po ng mga homosexual sa beauty pageant na para po sa babae. Dahil naniniwala po ako na ang pageant na para sa babae ay hindi kailangan na sumali ang mga homosexual. Thank you. So, hindi siya pabor. Yeah. Si candidate Meron number 23. Meron kang nervous breakdown. Breakdown. Okay. Dahil dyan, we would like to call on candidate number 24. Ang ganda ni candidate number Kinabahan 24. Kinabahan si candidate number... How are you, candidate number 24? Very nervous. Very nervous. You mean to say you have a very nervous system. Okay? So, kailangan ng kape. Dahil dyan, bumunot ka na, baby. At pakibigay mo kay partner. Okay, nervous insulator. Here's your question. If you will die tomorrow, why not now? Okay. Paano ka makakatulong upang makaakit ng maraming turista sa lalawigan ng Rizal? I repeat. Paano ka makakatulong upang makaakit ng maraming turista sa lalawigan ng Rizal? Thank you very much for the wonderful question. I believe that different people have different opinion, and I have my own to answer that question. For me, ladies and gentlemen, I will start it in myself. I will have respect and conscience in my heart. Because if you respect yourself, people will respect you also. And if you have conscience in your heart, I believe that conscience is not a physical thing that you can pinpoint in any given time. Rather, it is a moral sense of being able to distinguish from what is right from what is wrong. And I believe in that way, I can promote indigenous in this society. And if you agree with my humble opinion, definitely, I'm one of you. Thank you. Very well said. Sisimulan niya sa kanyang sarili. Yeah, I believe the children, our future. Yes. Teach them well and let them lead the way. We move on to our next candidate, candidate number 25. Si Dongi. How are you, candidate number 25? Okay lang po. Okay lang. Dahil sa okay ka, bumunot ka na ng iyong question. Ito ang iyong katanungan. Kung mawibigyan ka ng pagkakataong maging board member ng sangguniang panglalawigan ng Rizal, ano ang unang panukalang batas na iyong ipapasa at bakit? Once again, kung mawibigyan ka ng pagkakataong maging board member sa sangguniang panlalawigan ng Rizal, ano ang unang panukalang batas na iyong ipapasa at bakit? Siguro po kung ako po bibigyan ng pagkakataon na maging board member ng ating lalawigan ng Rizal, siguro po... bibigyan ko po ng pagkakataon kami pong mga kabaklaan na magkaroon po ng puwang dito sa ating lalawigan. Gaya po ngayon na narito po kaming lahat ngayon upang ipakita po namin ang aming talento. Di lamang po pakita namin ang aming kagandahan, ang aming itsura, kung hindi po, bigyan po ng pagkakataon po kami na matanggap po ninyo ng madla. Dahil kami po mga kabaklaan, karamihan po sa amin ay kinukutya. Kaya po, siguro po kung ako po bibigyan ng pagkakataon ng maging board member, siguro po isa po yun sa aking mga layunin. Maraming salamat po at magandang gabi.
Thank you so much, candidate number 25. Ang sagot niya ay yung sinabi ni Ma'am Anden kanina, yung pagkapantay-pantay sa lipunan. Oo. Okay. And move on to our candidate number 27. Candidate number 27, napakadami mong bisita ngayong gabi. Ano naman nararamdaman mo at ikaw ang nanalo ng People's Choice Award? Yes. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng taong bumoto, sumuporta, pumunta ngayong gabi para sa akin. Anuman at anuman kung ano pong mangyari ngayong gabi, manalo, matalo po ako. Sa inyo pa lang, panalo na ako. Yun lamang po. Balita ko, kaya raw dumami ang pala niya, pinakain daw sa Jollibee. Wow! Mamaya, pakainin mo naman sa McDo, maiba naman, ano? Candidate number 27, may pick your question. Paano ka makakatulong na makontrol ang paglaganap ng rabies sa ating lalawigan? I repeat. Paano ka makakatulong na makontrol ang paglaganap ng rabies sa ating lalawigan? Maraming salamat. Mga kaibigan, when you say rabies, ito po ay nakukuhang sakit galing sa aso. Pero wala pong sariling kaisipan ang hayop na aso upang, oo, hindi kita kakagatin. Bagkus, nasa may-ari po na kung saan, nasa kanya ang disiplina kung paano niya alagaan ang kanyang inalagaang aso. Hindi po napaka-importante para sa karamihan masyado nito kasi hindi sila masyado nababahala. Pero ako, meron po akong sariling alagang aso at ako po, ay patuloy kong inaalagaan ito. Hindi lamang po para sa kanya sarili at para na rin po sa kapakanan ng ibang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Siguro ang tanong na yan galing so sa much. Provincial vet. Thank you so much, candidate number 27. So, aalagaan niya ang aso. Yan. And I move on to our last candidate, candidate number 28. Actually, kapatid, yung lahat... Mamaya na po yung pandesal. Gabi pa. Ang pandesal? O mamaya, tatlong sampu kami, dairy cream, dagay mo na. Naniningil kasi yung ibang candidate gamit pandesal. Uh-uh. All questions are coming from department heads of Rizal. Wow! So lahat ng nagbigay ng questions galing sa mga department heads. Oh, so kaya, wala itong lahat itong may mga heads. Oo, kaya siguro yun sa rabies, naputa galing sa rabies. Na provincial vet. Oh yes. Okay, nag-iisa candidate na lang number question. 28? Ito naman mukhang bet ko yung mukha niya. Mukha siyang dalaginding. Mukhang batang-bata. Okay. Dahil dyan, daydalan-dala mo ang mga magtitinda ng pandesal, ito ang iyong katanungan. Kung pamimiliin ka sa dalawa, kagandahan, walang talino, at katalinuan, walang ganda, ano ang pipiliin mo at bakit? Ulitin ko, medyo may konting mali yung Tiger Kerpkal. Kung pamimiliin ka sa dalawa, kagandahan, walang talino, o katalinuhan, walang ganda, ano ang pipiliin mo at bakit? Maraming salamat. Kung ako po ay papipiliin sa dalawa, pipiliin ko po ang talinong walang ganda. Kapag edukado kang tao, hindi ka mamalitin nino man. Aanhin mo ang ganda, kung puro ganda lang, walang laman ang isip. And that will be all. Thank you. Oh. Ikaw ko, Jun, anong pipiliin mo? Ganda o talino? Ha? Talino. 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 Kasi uh-oh, kapag matalino ka, makakagawa ka ng paraan para kumita. Mm-hmm. At kung pangit ka, at pero mayamang ka, mapapaganda mo ang sarili mo. Aray ko, para natamaan naman ako sa ginabi mo. Thank you very much to our top 15 lovely candidates. And of course, dahil dyan sa ating beautiful top 15,
receive a gift from Karen Perez de Tagle. That's a Revo and Elizabeth Perez de Tagle. Palakpakan po natin sila. Candidate number yes. 7. Sampa kayo, di ba? Lahat, ha? Yes. Walang uuwing luhaan, di ba? Sana kwedyo makatanggap din tayo ng KSA Magic. Palakpak naman natin muli ang ating Governor Casimiro Juninares III. Yes. Palakpak naman! Candidate number 7. And of course, of the rest of the girls, na kanina na hindi pinalad, congratulations, lahat kayo ay panalo na sa amin. And of course, lahat din at top 15 ay alam ko kinakabahan pero natapos na. Naman ay pagbigay ng kanilang question and answer portion. Ang gagaling! At once salonga. Again, please welcome the first batch of candidates in their swimwear. May multo? Oo, may voice over. So this time... Thank you so much, KSA Magic and Sutla. Maraming salamat. This time, Kuya Jun, I would like to announce our prizes for tonight. Clearly lang sa ating mga contestants at sa ating judges and to all the viewers right now. Our second runner-up will receive 5,000 pesos plus plaque and a sash. And our first runner-up will receive 5,000 pesos plus plaque and a sash. And our Miss Trade and Industry will receive 10,000 pesos plus crown and a sash. And our Miss K Tourism will receive 15,000 pesos in cash plus crown and a sash. And our Miss K Rizal 2012 will receive 25,000 plus crown and a sash. And to represent for the Miss K Amazing that's coming 2012. Wow, napakaganda. Congratulations sa inyo. And syempre, gusto once again, nakapasalamat po kami kay Governor Casimiro Junjun Inares, Ma'am Andrea Andeng Inares, thank you so much. To our distinguished panel of judges, kay Alden Richards, thank you very much. And of course, ako po personal po ako nakapasalamat kay Ate Sally. Ate Sally, thank you very much for inviting me here po. Maraming salamat po. And kay Kuya Jun, thank you so much sa'yo. Maraming salamat din kay Vice Mayor Susana Garcia Sai. Yes. And of course, ang nagpakahirap po to make this production very well and so good, Tita Cookie, maraming salamat. Thank you very Cookie much Cookie Nalog, palakpakan naman natin. Yes. Oo. And to the all employee of our... Capitolio, maraming salamat po. At saka yung officers ng GORA, yung Gays of Rizal yes. Association. Maraming salamat. So at sa lahat po ng mga nandito ngayong gabi, palakpakan niyo po ang sarili niyo. Dito pala lang susubukan na natin ang pagkakaisa at pagsuporta sa bawat isa kahit po ito ay isang Miss K competition. Maraming salamat po. Sino kaya ang matatanghal na kauna-unahang Miss K Result 2012? First time. May we call on Board Member Ato Bernardo and Board Member Arling Villamayor to present the second runner-up for Miss Gay Rizal. Okay, Jun, I have the result. Our second runner-up, once again, we receive 5,000 in cash plus plaque and a sash. Our second runner-up is none other than candidate number... Number 28! Congratulations, candidate number 28. Siguro mamaya libre na ang pandesal, ha? Wala nang bayad ang pandesal. Mai Sudario, thank you so much. Thank you so much. Once again, congratulations, candidate number 28, our second runner-up. And this time... For the first runner-up, may we call on James Blanco and Vice Mayor
Susan Sai. Nablangko na yung chair. Si James. Nablangko na po yung chair. Dalawa na lang, ang ating Miss Tourism and at ang ating Miss Gay Rizal 2012. The first Miss Gay Rizal. Naku, sino kaya? I'm so excited and I just can't hide it. Ang ganda ng crown, ano? Yes. Yung crown po ay nanggaling pa sa Tugigaraw. So, talaga nga si
again, Garanite number 19, our Miss K Tourism. And this time, to award the first Miss K Rizal 2012. May we call on the Honorable Governor Jun Inares, First Lady Andrea Bautista Inares, and Mr. Paul Cabral. Is from Binangonan. Ang ating trading industry is from Taytay. Ang ating second runner-up from Alajala and first runner-up Antipolo City. At ngayon naman kaya ang ating Miss Gay Rizal 2012. Our Miss Gay Rizal 2012 is honored in candidate number 17. Congratulations, candidate number 17, our first Miss Gay Rizal 2012. Congratulations, ladies. Candidate number 28, candidate number 16, candidate number 6, candidate number 19, and our Miss K Rizal once again, candidate number 17. From Taytay. Rizal. Once again, we would like to say thank you very much to Governor Junjun Inares, Vice Governor Frisco San Juan Jr., Ma'am Andeng Inat, and to all the people here right now, thank you so much. Once again, our Miss K 2012 Rizal is candidate number 17, Jordel Mercado.
Thank you, Vice Mayor Susana Garcia. Hi. And thank you, ladies. And this time, ladies and gentlemen, our winners in their victory walk. And thank you. Once again, thank you so much, Governor Casimiro Jr. Linares III. Thank you. Rizal. Once again, our Miss K Rizal 2012, candidate number 17, Jorizal Mercado. Good evening. Good evening to all of you. This is Georgie. And I'm Juna. Good night. God bless you all. Thank you so much.